Ruby. Simula pa lamang sa pagkabata ay magkakilala na raw sila. Gumpisa kami nung pag-graduate namin ng elementary. Doon ko siya nakilala. Sa kolehiyo, tulad ng ibang magnobyo, nagkaroon din sila ng problema. Mag-on and off kami nung second year ako, tinatry kong manligaw. Uy! Uy, lamig ha? Oh, mag-break ka muna. Pero sa huli, sila pa rin ang naging magkasama. Taong 2010, sila'y nagpakasal. Crush lang yun, kuha lang kami ng mga invited, Tapos nakasal kami dyan sa Pasay, tinanong kami ng sabi, ilan na ano kayo nagkasama? Sabi ko, matagal na. Ang kwentong pag-ibig ni Marlon at Ruby, tila walang hangganan. Sa kabila nito, walang kamalay-malay si Marlon sa paparating na pagsubok. Umaga noong December 8, 2017, si Ruby bigla na lamang raw hindi nagparamdam. Ang usual ko na ginagawa, nag-good morning ako. Morning, mommy. Naka-offline siya. Dapat magre-reply na. Tapos tinawagan ko siya. Hindi ko makontak. Hindi, pinalipas ko lang. Pero that time, walang signal. Kinahaponan, tinatawagan ko naman. Wala pa rin. Hindi ko rin siya makontak. Hindi pa nangyari yan before. Na ganun, Kinabukasan, December 9, 2017. Ang ginawa ko, ganun ulit. Tinex ko ulit naman siya. Sabi ko, mami, ba't hindi ka nagpaparamdam? Sabi ko, nahihirapan ako dito. Hindi ako nakatulog. Tawagan ko siya, ba't hindi kita makontak? Alala na ako. Nag-post na ako noon. Sabi ko, feeling worried. Ang ginawa ko sa kapatid ko, noong gabi na ata yun, pinacheck ko siya. Si Karen Gamos, kinontak na nga ng kanyang kapatid na si Marlon. Nooy pinuntahan ng araw ni na Karen ang bahay ni na Ruby na nasa General Trias, Cavite. Ate Bing! Ate! Tao po! Ate Bing, si Karen po! Tao po! Pagdating nila sa lugar, agad raw nilang pinatok ang pinto ng bahay. Tao po! Ate Bing! Na mga oras na yun, iisip raw ni Karen na baka wala sa tahanan ang mag-ina. Ate Bing! Ate Bing! Ate Bing! Nang makakuha ng clearance, nagawa nang mabuksan ang bahay ng mga Gamos. Ate Bing! Come on! Nooy, nagtakaro sila ng malangkap ang masaksang amoy. Yung pagbukas na, yun na, nangangamoy na. Tapos habang paakit kami ng hindan, lumalakas na yung amoy. Doon ako nag-ano. Ate Bing! Ate Bing! Sa kuntong yun, natuklasan na nga nila ang sinapit ng mag-ina. Kaya na yung umakyat sa taas. Pagdating namin sa taas, kasama ko isang guard. Tapos yung pagbukas ko, doon ko nakita yung ingdalo. Nakadapa sila sa bed. Magkatabi. Nooy agad rin ipinagbigay alam sa himpilan ng General Trias Cavite Police ang natuklasang krimen. Ang grupo ni Police Chief Inspector Bryian Merino ang nag-imbestiga ng kaso. So immediately, we proceeded at the crime scene. Before na nakarating kami doon, andun na po yung relatives ng victim and guardia. They are the first responder. Dumating rin sa lugar ang pangkat ng Scene Crime Operations ng Cavite Provincial Crime Laboratory Office upang iproseso ang crime scene. Pagdating mo dun sa second floor, dalawang kwarto siya. Pinasok ko namin yung right, nakaayos po naman siya. Plain siya na wala namang tao. So pagdating dun sa second na kwarto, dun po nakita natin yung dalawang bodies po na nakadapa po siya. Positibo na nga kinilala ang mga bangkay na sina Ruby Gamos, 34 anyos, at ang anak nitong si Nicole na 5 taong gulang pa lamang. Samantala, hello? Ang naganap na insidente sa tahanan ng mga Gamos ay pinaabot na rin sa kaalaman ni Marlon. Mia, napasan mo yung loob mo. Ano nga yun? Sabihin mo kung ano yun. Patay na sa Ate Bing, bato si Nicole. Sabi sa akin, ano yun?
lakasan mo ang loob mo. Pag sabi niya na lakasan mo yung loob mo, yun na parang na akong binuhusan ng malamig na tubig na parang hinampas ako ba. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Sa autopsy report na isinagawa ni Dr. Jericho Cordero ng Cavite Provincial Crime Laboratory Office, traumatic injuries to the head with signs of suffocation ang naging sanhi ng kamatayan ni Ruby. Asphyxia by suffocation rin ang sanhi ng kamatayan ng 5 taong gulang na si Sania Nicole. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pagnanakaw ang unang anggulong kanilang tiningnan. Nawawala kasi ang ilang mahalagang gamit sa loob ng bahay. Pero base pa rin sa ilang sirkumstansya, naghinala ang mga pulis na posibleng kakilala ng mga biktima ang salarin. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natukoy ring nawawala ang pulang kotse ng pamilya Gamos. Naniniwala ang mga pulis na tinangay rin ito ng mga suspek. Sa puntong iyon, pinag-aralan ng mga investigador ang mga CCTV camera sa loob ng subdivision. Base doon sa CCTV, December 7 ng 3 p.m. nakitang pumasok siya. Lumabas po siya ng 1:51 ng December 8, that is Friday, sa harap, sa gate. Samantala, nang matapos ang pagsusuri sa crime scene, tuluyan na nga naitala ang ilan pang mahalagang ebidensya. Una na rito, natagpuan sa lugar ang isang pares ng tsinelas na panlalaki. Nakakuha rin ng urine sample sa toilet bowl ng mga biktima na hinihinalang mula rin sa isang lalaki. Pero ang pinakamahalagang ebidensya na nakolekta sa crime scene ay bahid ng similya sa bedsheet ng kama kung saan natagpuan ang mga bangkay. Kasabay nito, pinag-aralan rin ng mga pulis ang sirkumstansya. Matatanda nga, mula nang umalis ng bansa ang padre de pamilya, tanging ang mag-ina lamang ang naiwan sa tahanan. Pero dahil sa naturang mga ebidensya, lumalabas na posibleng may kasama pang lalaki ang mag-ina sa kanilang tahanan bago natagpuan ang kanilang bangkay. Isang araw matapos madiskubre ang krimen na naganap sa tahanan ng mga Gamos, natagpuan ang abandonadong pulang kotse ng pamilya Gamos sa isang liblib na lugar sa bayan ng Imus. Nung araw ding iyon, isang task force ang binuo ng mga otoridad para sa agarang pagresolba ng krimen. Agad namang nagsagawa ng pananaliksik ang mga otoridad sa social media at dito na naging malinaw ang lahat. Nuuy, ilang mga litrato ni Ruby ang nakuha ng mga otoridad kasama ang isang lalaki. Sa iba pang litrato, makikita naman ang anak ni Ruby na si Nicole, kasama rin ang naturang lalaki. Bukod pa sa mga litrato, may mga mensahe rin si Ruby para sa lalaki na nakapost rin sa social media. Sa tulong mismo ni Marlon Gamos, tuluyan na nga nakilala ang lalaki sa pangalang Ruel Cabatingan. Kilala ko yan kasi tagaroon din sa amin yan eh. Nag-aaral din din sa amin eh. Yun. Ang klase ng misis ko yung kasi yung taong yan, transferi lang naman sa amin yan eh. Lumabas naman sa investigasyon ng mga otoridad na posibleng may relasyon si Ruby at Ruel. Prior to the incident, magkasama itong dalawa. Mayroong nakitang semen doon sa bedsheet ng bahay ni Ruby. Na nagpapatunay na hindi lang si Ruby ang tao roon. Walang indication na pinilit si Ruby. Napag-alaman pa ng mga tagapagsiyasat na nagsama at nangupahan pa sila Ruel at Ruby. Landlord na nagsasabi noong January to June na umupa sila ng bahay sa somewhere in Alapan, Imus. Hanggang ngayon na December na siguro babalik na si Marlon na nag-aaway siguro yung dalawa. Baka nagsiselos na ito si babalik na si tunay na asawa, si Marlon. Kalmado namang tinanggap ni Marlon ang resulta ng investigasyon ng mga otoridad. Sa kabila nito, hindi raw sumagi sa kanyang isip na nakikipagrelasyon ang kanyang asawa sa iba.
Sa mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad, tuluyan na nga itinuring bilang pangunahing suspek si Ruel Cabatingan. Kasunod nito, sinampa na ito ng kasong 2 counts of murder. Sa di inaasahan, ilang oras matapos maipalaba sa TV Patrol ang mukha at pangalan ng suspek, sumuko na ito sa himpilan ng pulisya. Sumuko siya through his brother, yung may kapatid siya dito sa Burungan, sinamahan ng brother niya. Ang sinabi niya, he did it, pinatay niya yung dalawa, only by choking, and it seems na nasa loob na siya dati before that time happened. Sa kasalukuyan, nakapiit sa impilan ng General Trias Cavite si Ruel. Doon personal kong nakausap ang suspek at nuuy, inamin niya ang nagawang kasalanan. I admitted the crime, which is nagawa ko, pero gusto kong panagutan. Ako sa loob ko yun kasi mahal ko rin yung magiging. Kaya okay na rin sa akin na mag-serve yung justice para sa kanila. Bakit nangyari? Pwede ba natin sabihin sa'yo? Meron din siguro kasi, like I said, maraming circumstances. Patong-patong na yun. But number one doon is yung depression, mental torture, and siguro yung nga, hindi ako pwedeng lumabas dahil ina-isolate nga niya ako kasi nga machichismis kami, gano'n. So, pag sinabi niya doon lang ako. Nilimitahan ng pagkilos mo? Deprivation. Ayon pa kay Ruel, handa siyang harapin ang anumang kaparusahan sa nagawang kasalanan. Nagsisihin ko naman na lahat yun eh. Tsaka, ito na nga yung ginagawa ko para sa kanila. Nag-iwan naman siya ng mensahe sa mga kaanak na naulila. Again, I don't say sorry. And actually, hindi ko naman ito ginusto eh. Wala namang may gusto. Para naman sa amang naulila, ito ang nais niyang iparating sa taong kumitil sa buhay ng mahal niyang mag-ina. Wala siyang kaluluwa, wala siyang awa. Everyday pray ko na sana, sabi ko, yung hustisya talaga sa atin, sana hindi maging baluktot, sana maging tuwid ito. Kung ano man ang ginawa niya, kailangan pagdusahan niya, sabi ko, kailangan makulong siya talaga. Kasi hindi isang buhay lang ang kinuha niya, pati anak, bakit niya dinamay. Ano man ang nangyari, wagas na pagmamahal naman ang pabao ni Marlon sa mga lumisang mahal sa buhay. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.